So the topic for today's guys is about of my journey in editing stuff and how I found my husband. So yun guys, before I will proceed to my husband and I will show you a little bit my journey here in dating app. And before I found my husband, and I will share to you guys, kasi nga ay pag-usapan na about dating app, I would like to share with you because I have found before guys on dating app in Asian dating my ex from USA. So I think it's counting, we're almost 2 years lang naman with him. Then after 3 years, hindi ako nag-open and things up kasi kapoy na ko guys. So because my ex before from USA, because I will share you guys that he is a part of my life now, it because that part of our relationship that he wanted naman daw to support with me because he want me to go to school that time guys, that's why he support with me. So he told me naman na money is nothing, cost is nothing, because he daw naman daw to kusa naman daw niya yung binigay sa akin, so kung maghiwalay kami, that is tulong na lang daw niya sa akin that time kung maghiwalay kami. So he don't mind about the money, the support, that things that he give me. So ayun guys, I have sharing to you about this my past before planning na to get married or met. I will telling you guys, there are almost 2 years of my ex, but he cheated with me. But for me guys, I will show you why we are break up my ex before I found my husband right now from France. It's because guys, I am a childish pa before eh. Parang naninibago pa ako sa ugali ng tagaibang lahi. Kasi I feel guys na yung ugali ng tagaibang lahi at ugali natin dito magkaiba. Kung sa mga gusto mag-foreigner dyan guys, kilalanin nyo muna the way they talk, the way they walk yung mga foreigner. Yun ang ma-advise ko sa inyo guys, no, na kailangan kilalanin nyo muna yung mga foreigner kung gusto nyo, nangarap ko ng foreigner guys, especially yung ugali nila guys. Kaya siguro gusto nila ng Filipina, and because ang Filipina guys, taas at pasensya ang mga Pinay. Siguro nagustuhan nila ang Filipina because of maitamag, makisama, maita mag-alaga. Alaga dyan na ilahang gusto guys, especially sa pag-alaga. Siguro mga nang gusto din ng Filipina. So, for now guys, maraming minubang ko that time when I was ex in from USA. Because I will show you this kind of relationship guys, because ma-partner dito sa akong life. Because we're planning na nga to get married to Matt. And because I will tell you guys, he send me money and support when me my ex from USA. Yes, he can give me anything. I think when I was started in my dating shop, yes, I was 25 years old, kasi wait, accounting mo siya guys, since my ex when I ex, hindi ko naman na-met yun, matahog ko lang naging party niya sa buhay ko kasi na, we're planning na rin, he give everything I need before, yan lang talaga yung minaisipan ko yung binigay ng ex ko sa akin, parang utang na loob lang parang nangisip ko yung parang yung utang na loob ko na din sa kanya, especially the money, ha? Mahirap kaya mag-trust ng money, diba, sa totoo lang, kaya gusto ko i-assure sa kanya before we break up, sa he told me it's okay lang. So, the advice naman niya sa akin that when I'm looking another foreigner, be matured na talaga. So, okay guys, I listen to learn with me. So, no, I was started in the things of guys, sorry, yes, before I found my husband, that I have an ex from my USA. So, I will share to you guys na parang ma-partner din siya sa life ko because we're almost 2 years LDR. Pero hindi ka talaga kami nagkita. So, I will show you a little bit lang, guys. Kasi nga, ang yung story namin, we were meet na, we were plan to meet, we were plan to get married, ganun yung pinag-usapan naman, same lang din before na pinag-usapan naman ni Javi. Pero ang si Javi was coming Philippines to meet me here and to get married with me. Yung ex ko kasi parang wala siyang paninindigan sa sarili niya. So, ayun guys, I will share to you this kind of story kasi nga parang mapapartner din sa life ko, it because you were planning to get married, to meet like that. And I think we're fine, we're almost 1 year with him, but yun talagang pinag-ano ko sa kanya guys na especially the money he give me, like all the gift, because he wanted naman to give me those gift. I am not asked naman, that he the one who that wanted to give me. Then I want to be assured guys ba, before we're be split up, that because yun nga, parang may masasabi mo na yung mga binibigay niya, we need to be
we need to be thankful. Kaya before we split up, I talked to him na about that he give me especially the money that is an important guys because kasi binigyan ka ng ano at pera, di ba? So I will ask to him if I want to ask him but why he want to split up, why he cheated with me. Before we split up, ganito kasi yung mga pamangin ko. Before we split up, I want to ask him why he cheated with me, what I can do. Just like he told me though, guys, that I have a little bit childish. Yeah, and yun bang kumbaga wag na anong bilis ako mga friend, guys, that I will tell him that, ano, ito na kaglain, bulaga na taka, ana, ikaw ba isa lalaki sa kilibot, ana, ang ba guys? So, hindi ba lang yung maganda sa pandinig nila, kumbaga sa atin, joke lang yung parang nasanay ako dito, ba, ganun din ako man, mag-communicate with him, hindi pala ganun ang mindset ng tagaibang lahi, it's different talaga dito sa ibang, sa atin dito ba, kumbaga sa atin, parang joke lang na ganun. Actually guys, nasanay din naman ako sa mga ugali nila. Actually the first meet in my and things up. Talagang na-awkward ako sa mga ugali nito ng ibang lahi, balang talaga sa mga Pilipino. Kaya ayun guys, and I listened to learn that I asked to him that I what are the reason that I make mistakes. He told me that kasi nagpaka-childish daw ako. Kaya ayun naman talaga niya guys, I say sorry sa kanya kung naging mistake ko, naging ano ako minsan, naging childish na, naging immature ako, ganun ba. So sa kanya, those are my friend that told me, hindi naman reason yun, ganun. Kasi, kung mahal ka talaga, i-accept with me kung sino ako at ano ako. Kaya lang, wala talaga siyang panindigan guys. Those are my friend, huwag ko daw siyang sayangin. My friend ko, hindi daw ako magsayang, sayang mo, wala siya. Kaya kung gumagamit siya sa ako ay, di-lead siya right sa ako, di-lead siya akong destiny siguro. So, I was sorry naman, but gusto niya talaga ako i-break up. I was crying naman guys kasi nanahulog ng loob ko sa kanya that time. Especially when I was napping. Siya kasi yung nagbibigay sa akin before when I was have problem, especially the financially before. Siya kasi nagbibigay. Hindi naman ako nag-ask guys. Those are my gift lang, baka ganun. So, sinabi ko sa kanya, especially na money, gusto niya akong mag-aral before. Kaya, I will ask him before we split up that how about the gifts give me para talaga ma-assure lang talaga guys, hindi ako makakaproblema, especially yung money, di ba? Speaking of money guys, huwag kayong mag-ask talaga sa mga account kasi delikado sa ngayon. Baka, sana punta yung mga binibigay niya sa'yo, baka kukunin niya ba sa'yo lang, masyaktan na lang na paano kung ibabalik yun, kung saan mo binigay yun, di ba? So, be careful pa rin sa mga account na nagbibigay ng mga gift, but hindi ko naman sinabing lahat guys ha, but be careful lang talaga those of gift from other people. Kumbaga, basta nga siya ay kapalit, di ba? So, I want to be sure lang that those money or gift that he gave me, how about that one? So, may bigay na lang daw niya sa akin. Siya naman nagkusa na bibigay sa akin that time. Nagustuhan kasi niya ako that time. So, sinabi ko, hindi naman ako nag-cheated. A lot of those foreigner in dating stuff, they're interested with me. But, hindi talaga ako nag-tumingin sa iba. Nag-focus lang talaga ako sa kanya. Kasi nga, ang feel ko kasi that time na he was serious with me. He do his hard work to come with me. But, wala guys, after two years, I guess, like that, napapansin ko parang naglalamig na sa akin. Then, talagang nagdadab na ako na tinitingnan ko yung mga friendless niya. Ayun! May nanap ako na para siyang Pilipina. Yung profile niya, hindi siya empty yung profile. Like, may profile siya guys, pero hindi mukha ng Pilipina yun. And I found his naging wife na niya ngayon. So, okay lang guys, ito rin din nga talaga kami sa isa't isa and we were not be compatible kasi nagkatagalan na guys, wala na, that's why na mga relationship parang wala na siya work out, wala na siyang sustansya, so kayo naman nagputuli. So when I was sorry that time kung naging immature ako, but before we split up guys, told me that kung maghanap ako ng ibang foreigner daw, make sure maging matured na kasi those of foreigner are wanted the matured of woman. So, dapat na hindi ako maging immature, maging mature na. Huwag ko daw, pwede naman daw mag-joke, guys. But, he advised with me, my ex, that dapat ilugar daw ang pag-joke. Pwede naman mag-joke daw kami for just a fun joke. Pero about sa relationship, huwag ko daw gawin joke. Kasi isang relasyon,
ano daw yan, sagrado, kahit di pakasal, kung seryoso talaga kayo together, huwag mo talaga daw i-joke-joke. Kasi na-shock kasi siya that time, guys, nung magsasabi ako, maghahal kung iba, ikaw or isa lalaki, di ba? Para sa to rin, mag-normal, huwag naiingon, guys, sila, dili, nasasaktan din pala yan sila. So, natingin niya kasi, guys, that time, nung nagsasabi ako ng mga ganyan na joke-joke, kala niya, nag-cheating ako. Kaya yun, isunturin ko pala na mga bagay na, na mga words na ganyan, mga pag-uusapan na ganyan, hindi pala siya okay. Sa atin parang joke lang yan, pero sa kanila parang hindi. So, be mature daw si Tommy. Hindi naman naman joke, joke, wag lang talaga sa relationship. Hindi lang naman siya agad by something that time when I was encountering a Filipina that she was having a foreigner also. She advised with me that dapat maging mature ka talaga sis, wag kang maging immature kasi sa isang relasyon, kung talagang seryoso ka, huwag mong gawing joke-joke o laro-laro lang. Kasi ang isang relasyon, kaya nga nakikipag-relasyon ka kasi seryoso ka. Huwag mong gawing joke-joke, maging mature. Kasi iba nasasalita ka na gano'n, immature kasi yan. And there are Tommy, kasi di ba, look at my ex, he told me already that because I'm immature sometimes kasi nagsasabi ako na gano'n. So, and instinct mo ng ex ko, na nagulo ko. Ako kasi nagsasabi ko, maghanap ko kang iba, ikaw ay sa lalaki, yari ba gano'n? Nasaktan din sila ng gano'n pag sinabi mo, ay, maghanap ko ng iba na, ano, ikaw na lalaki sa kalibutan, gano'n. Huwag mong sabihin na gano'n kasi nasasaktan yan sila. Listen to learn sa akin, guys. Those of my friend, I asking with them advice about my ex, he told me yes, they told me that tama daw yung ex ko, maging matured na, pwede naman mag-joke-joke guys, huwag lang talaga yung relationship ninyong dalawa. So, kaya daw, that part of our relationship that he wanted naman daw to support with me because he want me to go to school that time guys, that's why he support with me. So, he told me naman na money is nothing, cost is nothing because he daw naman daw to kusa naman daw niya yung binigay sa akin, so kung maghiwalay kami that is tulong na lang daw niya sa akin that time kung maghiwalay kami. So I don't mind about the money, the support, that things that he give me. So ayun guys, I have sharing to you about this my past, my destiny and my loving only one husband to me. I'm thankful kasi guys when I found my hobby, very ano kasi siya, patient and very ano ba, positive talaga. Minsan nag-joke ako ng ganun sa kanya, hindi ko talaga maiwasan guys ba. Kaya, but instead that he was mad with me, he chose to understand with me. So, you know, yun guys, before I found my husband and now is my husband na we're married na last month, February. So, I'm thankful guys no kasi sa mga na naranasan ako mga last pass of my life, nakatagpo ko yun ko husband nga pakasalan yun ko guys, nakatagpo ko yun ko husband that he is the right husband, that he understand with me, he accept with me kung ano o sino ako, hindi niya tinitignan yung past ko kasi nga na he believe that. So we're proceed now guys with my husband. Actually guys, I have a lot of apps and things up in my phone. I guess I have about 5. Binasok talaga lahat guys that time. I will know him on Filipino Cupid. So lahat, I didn't know kung familiar na ba yan sa lahat. So makamilyar lang siguro ito sa iba kung mga nag-asawa ng akam. So, familiar nila ang dating app na ito at application na ito sa mga siguro nag-aasawa na ng foreigner. Kasi those of our interviewing when I was processing our married papers sa LCR, I know those of couple there, their husband is a foreigner. And is a familiar how they are known for each other is because of the dating app, Filipino Cupid, Asian Dating, Tags, Blossom. Sa yung mga apps guys na to chatting sa mga naghahanap po ng foreigner. So yun yung mga apps na ginagamit namin. Ako, ginagamit ako ng mga apps sa dating app guys. Filipino Cupid, dating app, Asian Dating, and International Cupid, and Tags, Blossom, and marami pang iba guys. Ginamit ko lahat ng mga apps guys to looking a foreigner. But hopefully, we're now almost, almost 7 years right now, starting this year, 2023. I started this dating sa bago pa, guys. Uy, imagine when I was top boss of Filipina in our group. Meron kasi kami mga group siya ng mga Pinay, guys, na nag-asawa ng Afang.
Matagal na siya sa kag-chat kaya I think high school pa sila. Ako, I think hindi naman siguro elementary, high school pa talaga. Guys, nag-start na sila mag-visit. Ah, kasi when I was high school na talaga akong touch screen niya phone. Ayun lang, when I was graduated, nagkakaroon ako ng mga gamit, mga phone, na ganito. So, okay lang guys. At least naranasan ko din na but hindi pa naman siya late kasi I am 31 years old pa naman. So, when I started getting stuff, guys, 25 years old na ako. So, naging 7 years na talaga siya, no? So, when I was 31 years old right now. So, ayun, guys, 7 years pa lang ko sa dating sap. Ang dating sap, guys, when I'm countering to sa Pilipina, marami akong Pilipina na encounter before na, bro, ibang Pilipina naman, hindi man lahat, guys, ha, na mga hilason, ana, dili man, lagi kayo ma-encounter nga, Pilipina nga, makita friends, eh, mo, habisag, huwag na, ninyo sa ibang bansa, nalala sa ibang bansa, naging mabait naman, guys, ng mga Pilipina naman mabait na, although na sa ibang bansa na sila, may mga na-encounter akong Pinay, nakikipag-friend naman, nakikipag-talk sa akin. So, when I was just having a group siya, doon na, binibigyan nila ako ng advice, ganito, ganyan, gamin mo, ma'am. Kapag if you wanted looking a foreigner, they'll give me advice. So, nasa sa'yo naman yan, guys, kung tama ba yung advice nila o hindi, nasa sa'yo na yan, at kung bibigyan sila nag-advice, pero nasa sa'yo na yan, kung makikinig ka. Kung alam mo naman ang tama sa mali, diba? So, those are the things that give me advice. And, yes, they give me advice. And, nakukuha na ako naman ako ng kunting advice sa kanila, guys, kung if I wanted to look a foreigner. Ay, so, yun, nag-start ako the things that they give me this up. That we try to sign in the Filipino Cupid. They mean sa Filipino Cupid is the number one famous in sa buong mundo ata. Ayan, lahat na nagkakalam ng Filipino Cupid. Matagal na yan. So, yung dating sa parang nanibago pa sila kung anong dating sa Filipino Cupid talaga yung mas well-known sa lahat. And I'm studying with Cupid. Ay, daming lumabas mga foreigner dun, guys. May mga, ay, nakakatakot ang mukha. May mga mababait. May mga gwapo. Yes, pag-started ko talaga ng Filipino Cupid when I was 25 years old. I think na-start ko sa pag-open niya nung sanabi ko. Mga friend ko, they told me na, mag-start ka na kasi. So, because ang pag-chat kasi, ang mahirap yan. Hindi mo talaga makukuha ng isang one snap lang. Makakita ka agad ng foreigner. Hindi. Kailangan mo talaga ng time dyan. Kasi sa thousand of members of dating app, guys, thankful ka na talaga makakuha ka ng isang foreigner na mabait. Yes, ito yan. Maraming number talaga sa Filipino Cupid, guys. Nang gwapo. Yes, thousand of members nandun, guys. Swerte mo na makahanap ka ng mabait dun. Diba? Sa mga mahilig mag-foreigner, be careful po sa paghahanap kasi I know those of foreigners na may isa makipag talking-talking, isa may isa pagpapag-chismisan kaya sa mga ibang lahi. Yes, hindi mo talaga sila once na makikilala talaga kasi hindi sila historiador bago kay ibang lahi. Ayaw nila ng blah-blah-blah, ayaw nila ng ganun. Kaya, iba naman din may mga na, when I was started in the things that may mga nakilala ako na snabero, parang stricto kausap, na iba naman nagbibigay ng mga, ay, Diyos ko mga may laking tuday na yan. As in, kasi nasayang sa akin yung mga ganun sa dating app. Yes, totoo yan. Kaya may mga vlogger ako napapanood yung mga journey ng kanilang dating app. Yes, common lang din sa akin na may mga nagsisayang sa akin yung mga puday na ang lalaki. Diyos ko, marimar, ang lalaki. And yes, binablock ko agad din, guys. Dinidilit ko, ay Diyos ko. Baka yun yung mga advice ng mga Pilipina na nakikilala ko sa Facebook lang. We're having a group siya. Dahil ito, kapag may mag-send sa akin yung mga ganyan, i-block ko talaga, i-delete ko agad. Yes. So, yun yung mga advice nila sa akin na wag ko daw dapat i-entertain mga ganun na bastos ng mga mga foreigner. May mga account na ganun na magsisend ng mga puday-puday sa dating app. Huwag ka na pang-remind kasi kapag pinansin mo mga ganyan, guys, minutos, hindi ka respetuhin yung mga account na yan kasi katingin nila na, ah, maganda to kasi open-minded sa mga nagsisend ng mga ganito. Hindi ka respetuhin yung mga ganun kapag i-entertain mo mga account na nagsisend ng mga, no, mga neck, mood. Huwag pinapansin mo mga ni-entertain mo yan sila, guys, hindi ka respetuhin yan, I swear. Yes, yeah, so, ayun, guys, that my journey when I was 25 years old, journey in my dating sa mga nasisang talaga na gano'n. So, parang ikapun na good ko, guys, especially when I was seriously my ex, he was cheated naman with me.
And yes, kapoy na ko guys, pero wala na akong i-add-on still ako mga dating apps. Naragyan ko sa akong cellphone. So, akong binabot na before guys, nag-sabay-sabay lang sa mga friend, nagbibinta kami na kahit ano, yun na lang pinupukos ko dati yun na, I was like, split my ex before. So, baka siguro sa pag nakaulakaw na ako sa kalibutan, Pilipinas, baka encounter ko gano'n, para jud na ako. So, walang gamang guys, kaya naman ko mga ma-encounter ng mga Pinoy nga tinusubukan kong kilalanin, pero hindi ko talaga bet yung mga wali. Especially, gusto ko na maging friend sila na sinusubukan ko guys to tulugin nga doon sa Pilipino birth. But hindi talaga ako comfortable sa ugali ng mga Pilipino Pinoy na na-encounter ko ng mga lalaki dito. Siguro nga may lalain pa talaga si God sa akin yung inahanap ko talaga ng lalaki. So, ayun guys, when I was, and kasi dalawa yung phone ko eh. And yung isa, ginagamit ko sa pag-chatting before, touchscreen yun, dalawa touchscreen ko before. And yung isa, ginagamit ko sa pagbibinta ng mga ano sa online selling. Yung isang phone ko, standby na ako dara. May lang malingaw-lingaw kong chat-chat guys, na tsaka na ako ginagamit, pero wala, nabibinta lang talaga ako dito sa phone ko. So, yung phone ko isa, guys, hindi ko siya ginagamit para lang yung sa mga chatting ko. Tinatambay ko muna doon. So, kapag wala kong lingaw, nag-chat-chat ko ba? So, that time, I guess, we were split up my ex. We're almost 5 years na hindi ako gumagamit ng dating app. Talagang ano ako that time, guys, when I was after 5 years, malingaw lang yung paglagdaag, mabaligya, nag-meet sa kong friend. When I was after 5 years, so, na-realize ko, lang, I'm 30 years old na noon. So, sino kaya talaga yung darana sa akin? Wala yung kung naman ako dating sa phone, guys. Pero yun ako ginagamit, ikapoy ko, uy. Tapos, yung pangitan, apam sa online. Yan, ako ka makita, mabastos tayo. Ikapoy ko mo lang. Standby, hindi ako dating sa phone. Wala ko siya i-install. So, di-pray lang yun ako by God that time, guys, na Lord, bigyan mo naman ako na yung maths ko talaga kasi pinubukan ko naman guys to go, ay Lord, to go somewhere that to look yung talagang para sa akin. Kaya I try to meet my friend, to looking those older friend, to when you return nila sa akin, talaga hindi ako comfortable guys. May nahanap talaga kong lalaki, yun ay si Happy. And yes, may mga nag-encounter ako sa dating sa pa, hindi naman sila religious, hindi naman sila daw naniniwala kay God. My God, guys, na-encounter ako naman sa dating sa they don't believe God daw. Kasi, I don't know why they are telling me like that daw sa Afam nga na encounter ko sa dating sa app. Kaya ayun guys, and nag-pray na talaga ako kay God na He give me, nakamat ko lang naman Lord, na yung hinahanap ko talaga yung may takot sa iyo Lord, and kung comfortable ko naman na ugali, yung may pasensya sa akin, yung naunawaan ako, o yun. Yun guys, yung isang phone ko, sinacharge ko muna ito, yung isang phone ko kasi ito lang ginagamit ko magbibinta-binta ako sa ano, online. Na mga, kahit ano guys, mga assorted, mga dress, mga kahit ano guys, binibinta ko kasi naka-charge ko, kaya ginamit mo na yung isang phone ko kasi nabuboard ako dati kasi yung phone ko is charge ko pa. And ayun, when I was using my phone, and yes, may nag-email sa akin na parang masasabi ko na din guys na parang kilala ko na din sa Cupid, Filipino Cupid, kasi parang ang email na yun parang sa Cupid yun eh, na email. Then nag-pop-up lang talaga siya sa phone ko that time. I think it's an a few 3 days after when I was praying to God that He gave me this man that to understand with me. I think nag-gamit, nag-open ako ng dating sa, I think almost after 5 years na. Before we slip up to split up to my ex. After 5 years, before naman ako nag-open ng dating sa, parang Filipino Cupid yun guys, I guess. Filipino Cupid yun. Yes, parang yung email talaga, parang Filipino Cupid. Kaya in-open ko siya guys, kasi parang almost na siya nag-message sa akin ba, na, tapos tinitingnan ko yung profile niya guys, kasi ano man yun, nag-message siya sa akin. Parang Cupid talaga yun. Yung Cupid. Pero hindi ko naman ginagamit ang Cupid ko kasi kapag hindi mo ginamit yung Cupid mo or dating sa mo guys, hindi naman talaga yan magbibigay ng email sa iyo. Kaya naman talaga, kumbaga mag-data po ka pa sa dating sa guys, mag-sacrifice po ka, mag-open po ka sa inyong mukhang
apps kay sa imong application sa dating sa para makita nimo kinsa mga love messages dito. Ako wala, nagpa-up lang sa direct dito sa pinipuno Cupid guys. Pero si mo pa talaga sa dapat ay ganun ako nag-send ug pinipuno Cupid ko kasi may nag-message. Lagi message talaga. Nakatambay lang yung phone ko diyan guys, bob or almost pagyan. Pero minsan in-open ko naman siya kapag in-open ko naman siya kapag talagang hindi ako busy sa pagbibinta before. And yun lang, that time na parang interested ako mag-hawak ng phone ko nung tinambay ko lang dyan. Ay, in-open ko sa Cupid, wow. Ano siya, black talaga siya. Hindi mo ako mahilig talaga guys, juicy ako that time. Hanap ko talaga yung mga guwapo, nung paputi, yung blue eye, green eyes. Is nahanga ako sa mga ganun na color, babarang na-amaze ako sa mata nila. Yun ay nahanap ko. So, I was realized that by that time na ito kung may hobby, hindi pala natin makikita sa labas na kaanyuan. Makikita natin yun sa loob, yung mabait sila. Yun pala dapat guys, hindi dapat tayo mamili kung anong color nila. You love not because of color, not because of blood, it's because you love them. So, wala yan sa color, wala yan sa lahi. Diba? Tanan tayo, we are human, we are people, anak pa si Dino o Tanan. So, hindi na mamili guys. So, mga gusto mga gwapo lang, blue eyes lang, green eyes lang din. So, when I was interested to him, kasi hindi naman talaga ako mahilig sa Hailey. Hailey! Hindi naman talaga ako mahilig sa mga black good guys. Hi! So, when I was talk to him, gusto ko lang talagang makapag-nakukestoya guys ba? Gusto ko yung vibes talaga sa akin. Sabi mga friend naman ako guys na nakakausap ba lang talaga yung hiningi ko kay ganyan ba? Lalaki yan talaga mag-stay sa akin, yung maintindihan ako, yung comfortable ako. Yan, binabukan ko siya siyang kausapin guys by entertain. Parang nakulog na yung loob ko hanggang sa katanghalan. When I was talk to him, hindi naman talaga ako interested sa kanya dati kasi nga yung color niya. So when I was parang nakulog yung loob ko sa kanya guys, parang nasasabi ko hindi pala talaga, hindi talaga ka dapat tinitingnan yung kagwapuhan, green eyes, blue eyes ba yan? Basta mabait lang talaga guys. Kasi si Javi that time, na kapag minsan naging childish ako, kaya hindi man talaga maiwasan na maging childish. Minsan nag-joke ako. Pero si Javi, mas instead na nagigalit siya sa akin, mas pinili niya na maging positive o maging to be having a patient with me. Mas pinili na lang niya na maging mataas yung pasensya niya guys ba? Mas pinili na lang niyang maging mataas yung pasensya niya kaysa naman magalit siya sa akin. Kasi pastor yun, so mas naunawaan niya mga ganito. May mga ganito talagang tao, naunawaan niya. Kaya, and when we started talking guys, after 4 months, well, I think we're almost 3 months, I will accept to him as my BF online, not officially. Online lang, after 3 months. And punta sa nasari ko that guys, after 5 months, sabi ko na, pwede bang after 1 year or more lang? Kasi gusto pa kitang kilalanin, ganun. Kasi magbigay ng message sa akin, parang siya nag love stories ako, guys, mga love letter. And ano siya mag-message ako, guys, parang mura nag-jijimon, message, natakdan sa community dyan. Natakdan na rin, so mag-message ba? Natakdan siya sa ako. Kasi di ba, mag-message na siya ako. Marami yung chapter, Bible. Nala siya mag-message ako. Sa una, magtagbaw ko basa sa iyo mga message. Kaya nag-Skype lang man yung guys. Karoon naman ko kabalugod na yung WhatsApp. Skype, hindi ko sa una or Facebook. Niya, ang kasagaran man tayo sa mga nag-chat ka ng ibang lahi sa WhatsApp. So, when I was starting to talk to my husband and we're using Skype, ganoon din siya mag-message kayo, parang mag-letter, kala mo makapipaste eh. So, hindi ko pa talaga masagot yung mga do's of answer question nyo guys, kasi wala si Javi dito. So, yung isi-share ko sa inyo yung journey of love story namin sa dating. So, ayun guys, na-entertain ko na siya after 1 year and 6 months. Bumunta na siya dito. Bumayad na sana ako guys after 6 months. Kasi baka umapunta ako sa iba, no? Ang bait ba, no? Kasi yan lang, dito mawala niya kay buutan, ginasabot ka, vibe jude mo, di ba? Asan ka pa nung nahanap mo yung lalaking vibe jude ka, yung parang nagkakaintindihan talaga kayo. Sa ayaw naman mawala ito, di ba? Sabay, nagwaka naman,
sinasabi, guys, if natutukan mo siya, kung minsan lang talaga kapag hindi mo parang nakuratan, ikaw na, natingin mo parang ang iba, tingin nila parang hindi siya, ano, parang yung mukha niya ba, parang hindi masaligay, tingin ng iba lang yun, ha? And then, tingin ng iba, pero huwag tayo mag-judge according lang dun sa appearance, guys, huwag tayo mag-judge na gano'n, so, mas better, kilalanin mo natin ang tao, before natin i-judge, kasi bawal naman talaga mag-judge, guys. So, hindi ko naman, that time when I was telling him, I was talking to myself, ay, block pala to. Baka ano, baka bastos din to. Ay, hindi naman siya bastos. Hindi ka siya nag-design ng mga mood, nick, like that. Inistin ko sa kanya, guys, na hindi maganda. Ayoko talaga ng mga, yung mga nag-design ng mga nude, nick. Ayoko ng mga nagka-camsics. I-delete ko talaga yung mga ganun. Marami ako na-encounter na gano'n sa dating sa kaya I explain to him. Ay, ito media. Ito yan. Kasi, meron daw talagang nag-message sa kanya, guys, sa Filipino Cupid. Ang dami, guys, na nag-register na talaga si Habi sa Filipino Cupid. Ay, Diyos ko, marami. Ang dami to nag-message sa kanya mga Pilipina, mga Indonesia, mga taga-ibang bansa, mga Asian. Talagang, ako lang talaga yung may nag-message naman sa kanya. Dami, guys, mga Pilipina, o hindi lang Pilipina, ibang lahi din. And ako lang talaga daw yung nag-focus o nag-tsatsaga sa kanya to call, to message, to video call. Ako lang talaga daw nag-tsatsaga sa kanya kaya na he was interested with me. Parang nagkahulugan yung loob namin. Nung I found him and I found out with him, ay yun din yung nahanap ko, yung may takot sa Panginoon. Tapos, yun guys, we plan is after 6 months we met. And wala, kasi that is pandemic. Kung kailan pa naman na gusto na ako siya ma-meet, yun naman na nagkaka-problema kasi stricto pa kasi pumasok dito sa Pilipinas that time. So, pag binigay sa amin na visa, we'll try to find out ano yung pwede niya makapasok sa dito. Kasi di pa na makapasok lang dito yung mga married na sa mga foreign, sa mga AFAM nila. Pwede na makapasok dito kapag married ka na sa isang AFAM. Kaya, wala talaga. Wala kaming choice kundi mag-follow doon sa binigay sa amin na 9A visa. Kaya lang guys, di ko maintindihan yung email ng asking those of message about that 9A visa sa embassy. Talagang namin maintindihan yung message nila guys kasi ano yun, mga documents na hindi namin familiar yung mga documents. Kaya, masok na ako, I think, yung pinasok ko na workshop that time kasi pandemic is, mapasok na lang talaga ako sa kahit anong workshop na makukuha na talaga ako ng information kung ano yung pwede na pwede makapasok dito yung mga, ano, yung hobby ko, na tagibang, na ibang lahi siya. At masok talaga ako ng 10, I think I have a 10 workshop before, ngayon, may talagang workshop na lang ako ngayon, nung hindi na pandemic, hindi na, nag-let na ako sa ibang workshop. Kasi, parang, na-awkward na ako eh. Sa tatanong ng tanong, may mga group chat kasi na ayaw nila nagtanong ka ng tanong. Isang tanong, isang sagot lang talaga, yun yung gusto nila. Ako ba naman guys, tanong ng tanong? Kaya nag-group na ako sa ibang group chat. Isang, dalawa na lang naiwan sa group chat ngayon. Sa mga, nakikisama na lang ako sa group chat namin guys ng mga nakapag-asawa ng APAM, yung mga dose requirements na doon yung pinag-uusapan namin, puro documents. So, dalawang group chat na lang guys, pumasok talaga ako sa maraming group chat before na maintindihan ko yung 9A visa. Ay, sabi nila, ay, kailangan mo ng ano, may business ka dito, na proof na business yung pupuntahan ng hobby mo dito, hindi siya pupunta dito para i-met ka lang. Tapos may reason siya na bakit mapasok siya sa Pilipinas. Ganun guys, strict ang 9A visa guys. Kaya wala, hintayin lang talaga kami na makapasok na ko ng mga tagibang lahi dito guys. Hinintay na lang talaga namin na makapasok siya dito na pwede na ba. Ayun, after 1 year and 6 months, okay na din dito. Pwede na makapasok yung tagibang lahi dito. And yes! Nakapasok na din si Abby after 6 months. Then, we're met dito sa Arjinsan. So, when my first time to meet that dating sub guys, I imagine, I'm almost 7 years ako sa dating sub. Talagang nakamit na talaga ako. At ako na talaga mismo pumunta sa airport. Sa tagal ba naman ang 7 years ko sa dating sub, di po. Ikaw talaga, ako na nakapunta na talaga ako sa airport to meet. Hindi talaga, first time ko talaga pumunta ng airport dito. Guys, totoo lang. Ngayon lang na nakapag-asawa ko ng ibang lahi, nakapunta ako ng airport. Yes, then thank you, love God.
sa mga gusto talaga mag-chat, guys, sa mga gusto ng foreigner, ako lang advice sa inyo, pray all the way. Kasi, hiniling ko po kay God yan sa habis at po lang, hindi pinagdasal ko yan. So, ako ma-advise talaga, guys, sa mga nagpasa-pasa, malupo ng mga nude, mga naked, mga hubot-hubad, ayaw, hiniling internet, ay delete, delete. So, basta ako ma-advise sa inyo, guys, kung mag-chat-chat man lang sa dating sa papilo na nandiyan yung bag-ampo. Kasi Jesus Christ is very powerful. Siya lang nakakaalam lahat kung sino ba yung destiny mo. Wala naman siguro, wala namang ibinigay siya si God na hindi ko hiniling. May mga hindi naman dahil nabigay niya yung hiniling ko, pero yung hiniling ko talaga sa kanya that give me that kind of a man na compatible sa akin, binigay naman ni God sa akin. Yes, may nagpasabi yung sabi kaya sa totoo lang. Binigay naman ni God. And rest time ko nakapunta ng airport because of my husband. And yes, guys, after I met my husband, guys, and yeah, the first, may nagdala na siya yung mga chocolate vibes sa daghan, itrip ko niya, basing asa, basing asa niya nga dito, itrip ko na sa akong husband, and, second time to come with her, may binigay niya siyang gifts ako nito, guys. Ito, pero may namin naman siya binigay sa akin when we first met, mga chocolate, guys, mga perfume, mga panloob, hindi ko napapakita, guys. Ito yung binigay niya na first damit. May binigay naman niya sa akong mga damit, guys. Yung unang muna niya dito, binigay niya sa akin mga chocolate. So, nung second meet na, ito siya dari, gatag sa ako, dress. Palitan ko ba yung mga dress, guys? Dari yung Pilipinas niya, ipalit. So, kami lang siya first time, guys. Alam, guys, first time niya kung nadala kay Kikan sa France. Ayan, good, ganda ng quality ko sa guys, sa ibang bansa, kung mahal nga lang. Pero the best talaga ako kay Okay. Ayan. Mahal daw ito, guys, but I think dito sa ating, may price pa talaga. Ay, hindi yan price. Sa mahal daw ito, guys, I think, kasi ito, branded talaga ito. Galing daw ito sa France. Ano ito? Nasa, binigyan mo talaga, guys. Ito, pero may siyang pang ano, guys, pwede ka mato sa mga gym, ano. Mani, masuot mo ito kay gym. Ayan, ganda mga ano niya, guys, Mani, we have person na rin nasanay ng gikan niya sa prime. Mani niya siya. Wala. Mani siya, guys. Diba? Ang ganda po ng tela, oh. Ganda naman talaga ng quality sa ibang bansa, no? I think, sabi niya sa akin, guys, sa mga ito, alagaan ko daw talaga ito. Kasi first time niya magdala sa akin ng ganyan sa prime, oh. Ito, damit to siya, guys. Para mo siya, look at, guys. Mayroon siya nagamagado ko kay gym. Muna yan, first nag-attack sa ko. Ayan. Mayroon siya. Ayan. Sakto lang ako, guys. Nasuot ko naman, testingan ako. Diba? Sa gamitin ko ito, guys. Ako sa'yo. Nag-stack mag-wastually dali, guys, sa mga gamit. Inig-travel lang, mabago lang mga sarili na ako ang suotan. Ano si Abby, travel lang. Basin na, shape lang. Agad kami, baka, itchan. Basin lang, guys, no? In God's will. Kabot ang Palawan. Kani, ito lang sa taguan. Siguro, suot na ito, guys. Mag-travel ito, diba? Ayan. Ayan, guys. Ayan. Maganda talaga ang tila niya, guys. Bago. Ayan. So, ito yung first gift niya na damit niya galing sa pan. May binibigay naman siya sa damit. Pero dito nang hindi alin dito sa Pinas niya binili. So, ayan, guys. I will show you a little bit naman before we end this vlog yung journey namin ni Abby dito sa dating sa. Basta ako ngayon sa inyo, guys. No? Basta mag-chat yun sa dating sa. Kaya, Jude, mo kalimot mag-pray kay God. Yes. Si God na rin nakakaalam kung sino yung ibibigay niya doon sa journey mo sa dating sa po. Siya lang kasi nakakaalam, guys. Diba? Siya kasi powerful sa lahat. Siya lang nakakaalam. So, pag-pray lang yun mo, guys, kay God na ihatag niya ni sa imo, ha? Na, well, hindi na ba mag-sobra-sobra yun mo mag-pray niya, guys? Kaya lang, sakto lang, kahit ka nang, hindi pwede nga nang ayaw, napod mo sa iya agad, tinamad, napod na ka nang, mag-pray, napod mo, guys, nga, gusto niyo mo na siya makita, gusto mo na rin nga, gusto mo makasama na ganitong lalaki, ay Lord, di ba? So, lahat naman tayo, guys, kay God naman tayo lumalapit pag may mga problema tayo, di ba? Siya lang gusto na, ampo lang yun siya, guys, siya lang yung gusto lahat na maka-istorya sa tanan nga, sa kuna. Kay God naman yun talaga pa ngayon, tabang, di ba? Si God na kasi, mas alam niya na ikakabuti sa atin. So,
So, yung mga ano guys, yung mga ano pag kasaya kung sa nika ni Maon, yung butanga din naman na po guys, no, hindi ito mag-pray, pero liho. Hindi ito mag-pray kay God, pero ikaw po mo, effort po ka, liho po, no, gusto din mo ni siya, like, gusto niyo makakita kay Maon, makams up, dito sa, liho po ka, mag-chat-chat po ka, hanggang sa, si God, na siya nakabalo, kinsa din niya, ito, ay, amuawangkin guys. So, si God lang talaga nakakalam ng God. So, pray lang yun, guys. Ampo lang yun yung tatagaan. Kung may napandres ni Lord, di ba? Yun namang hindi tayo sasaktan, ganun. So, before we end this vlog, guys, ito sa mga share a little bit sa inyo before. And that time, guys, no, when after 1 year and 6 months, nagbigay talaga ko sa kanya, guys, na, especially kasi, guys, when we're talking to my husband, naamagod akong monthly period sa'yo, guys, nang wala dito sa mood. Especially sa mga nakakaalam lang na mga may yung may mga monthly period dyan eh, every month, sa mga nakaka-relate sa akin, diba, ganun yung moody-moody natin minsan, na para tayong nagagalit, para tayong wala sa buod, diba, especially kapag, pag meron ako, guys, talaga una masasakit sa akin yung puson ko, at buong katawan ko na yan, guys, lagi ako pupunta ng CR, para ako na-ILBM, ganun ako mag-dismenoro yan, guys. Pero, normally lang naman talaga sa lahat na may ganun na period, guys. Diba, normal lang mag-dismenoro yata mga babae, dira. Diba, normal lang na siya. Kapag, when you're talking to my husband, guys, ganun talaga yung moody ko when I was having my period, ganun. Pag wala ako sa moody, nag-shout talaga ako na, gusto ko lang talaga siya ma-video ko, at makita ko siya, guys. Ayaw ko muna siya kausahin, kasi nga, kapag kinakausahin ko siya, guys, parang napifeel din ako, akong kasakit sa akong post-on ba, ganun. So, and I just realized, guys, na mahal talaga ako ni Abby kasi nga, ganun ugali ko, ganun minsan yung moody ko, mas iniisip na lang yung sabot sa kuwaisip, masuko siya. So, dito first time pa niya pumunta dito, yun, na mass flight pa na ganyan, naisip niya kasi pastor siya, no? Maraming nga na siya na-encounter yung mga nakikita niya sa personal, eh, yung ugali talaga, ako pa nga, ako pa kaya nga, hindi pa niya nakikita kasi hindi pa talaga pwede mag-judge sa isang tao, pag hindi mo talaga nakikita in person, makikilala mo ang tao kapag nakikita kayo in person. Kaya marami nga siya na-meet na-encounter sa simbahan doon sa kanila kasi nangilid na yan siya doon, simbahan. Ma-encounter nga siya doon, iba-ibang ugali, mas iniintindi na nga niya, ako pa kaya ang girlfriend niya. Diba? Yun nga, ang mga member lang niya sa simbahan, iniintindi niya nga yung mga minsan ugali nila ng mga member niya doon. Ako pa kaya, hindi niya pa ako nakikita, nag-judge na agad siya. Nag-ano kasi siya guys, nagbabasa siya ng Bible. So, nung sinabi ko na, ano ko my love? Yan si Eva at si Adan, you know the story between of them. Yan si Adan, una talagang hinulma yan ni God. The second si Eva. Kaya si na-realize ni God na kapag walang kasama si Eva, ay si Adan malungkot. Diba? Kaya nga, dito sa mundo, may create yun na si God nga para sa tuwa nga dito mag-inusara sa kalibutan. Diba? So, mo nag-create niya si Eva para kay Adan. So, parang nababasa niya ni Habi sa Bible ba? Yung nababasa niya doon na kaya nga siguro na nabinigay ako ni God sa kanya, kaya siguro nagpo-focus ako sa kanya, baka ako na nga talaga for him. Kaya siguro binigay ako ni God sa kanya, kasi sa dami ba naman, imagine sa Hilibig Cupid guys, ang dami pa naman member doon, imagine, mamimit niya ako, diba? Sa dami-dami ba naman, I think 100 or more than plus pa nga yung nag-umisa sa kanya guys, imagine daw no, just na-encounter pa niya ako sa, nakikita niya pa talaga ako sa message, sa dami ba naman, 100 plus, baka ako nga talagang dinidestiny ni Habib ni God sa kanya. So, yun na-realize niya guys, nung nag-read siya ng Bible na huwag talaga daw muna siya mag-judge sa akin kung hindi pa talaga niya ako namimit. Kasi nga talaga yung moody-moody ko minsan talaga sa video ko, guys, yun natatakot siya, minsan yung moody ko. Eh, kasi sinabi ko na nga sa kanya, when I have my prayer, yun ang talagang moody ng mga babae, my love. So, sabi ko sa kanya, sorry, kung may mga ganun akong circumstances sa ugali ko, si sorry. Sa minsan, kapag mag-sorry ako, okay na sa kanya. Kaya nung bahala na talaga daw si God sa kanya, guys. Alam niya na si God is powerful, na poprotektahan siya kung saan man siya pupunta. Pray lang talaga yung sandigan niya that time nung pumunta siya. So, hindi talaga siya iniwan ni God. Doon talaga siya nag-flop ng first trouble niya dito sa Pilipinas. Nagpa-problema man siya, pero hindi siya
iniwan ni pang ni Jesus Christ. Na-pay lang talaga siya. Misplaced na talaga yun, guys. Kaya na siya. Nasa border, boarding, nasa boarding gate lang talaga siya, guys. Yun, nagbito ako talaga mukha niya. Gusto ko, no, wala ko kayo. Pero, nagbili na naman siya ng another ticket. Mahal ba naman ticket dati kasi pandemic. May friend daw siya na pinulungan siya na binigyan muna siya I don't know ha, yun lang sinabi niya sa akin, binigyan muna siya ng temporary ticket na yung friend niya muna bumili sa kanya na ticket. Thankful of God talaga, may mga tao na mababait pa talaga guys, na tinulungan talaga si Javi. That time, nasa airport ba siya that time ha, gusto niya talaga umuwi kasi yung ticket niya daw, wala na. Kasi na-misplay siya, kaya minute kasi na-misplay, na bumunta siya sa airport, nagalupad ng aeroplano ba. Sayo ba siya sa airport guys? Sayo ka siya mga gamit tulog anak guys. Kaya kung kayo documents si Paris, pagalhin niya sa Pilipinas. So, gamit tulog at ito, bagibantayan. Yun ako siya, binatawagan. Yun ako siya. So, hindi ko count sa time. Kaya sa Riyad man, iyan mo, stop over that time. So, hindi ko yap sa time. Kung sinit time ko rin, uy, naan naman siguro siya dito. Oh, ako, hindi ko tulog that time. Kaya first minute. Ginagayin, yun ako siya, bigo, asa na siya. Kaya, ayun guys, thankful of God, hindi talaga siya iniwan doon. Talaga siya niniwala na may Panginoon talaga. Yung sandigan niya that time, nagka-problema siya. Panginoon na talagang tinatawag niya that time kasi nagka-problema siya nung first travel niya papunta dito. Kasi nga, until now, we have a bad past according to his travel. Pero, thankful of God na, pero yung hindi pasagdan sa Ginoo, guys, we're meet together. Until now, we're getting married na for our journey, this dating app, yun yung mga journey na may ito, may mga struggling man, guys, na may mga suffering, na may mga namatay mga pagsubok na nagian. Pero, di na kita malimot sa kay Jesus Cristo, kay Jesus Christ. Wala rin siya ihatag na sacrifice sa tuwa guys, kung hindi niya ito payanon, diba? So, guro, magpagsuway lang ito ni Javi sa iya ha, kung makayaw yun ni Javi, o magpagsuway ko ito, siguro sa kumbana, kung kagugma yun siya na ako guys, na ito pagsuwaya ito, na ito yung suffering na that time, umahal ko niya, mulupad yun siya dirigay, kahit nagka-problema na siya. May nalang kaya nandiyan itabang niya guys sa makalupad lang sa Pilipinas. Na itabang niya that time. Guys, hindi kami nag-dumot at isaman doon sila. Nag-anapay happy. Pero basta wamilain din na pag-prayan na wamilain din na ginapangayuan ang tamang ginuulang. Ginuulang ay bahala to nila. So, wala man yakong ipasang din ni God guys. Nakasurvive man yakong bisang mga journey nga mo mga pass na mo, nalagpasan man yakong na mga tanan. So, doon namin mga sacrifice o suffer. Thankful lang yakong may kawang ipasang din ni Jesus Christ. So, thank you Lord. So, yun lang yung advice namin guys sa mga gusto og mga mapapandara. Pray lang yun guys. Pray. Yung may mga mag-send ng mga noon, makikagawa ng pastos, ibigit yun na tayo guys. So, yun lang guys yung masashare ko sa inyo about sa mga love story na medyo tas-tas na kaya itong video guys. So, we will end this our video kaya ako pa rin siyang ni-edit. So, yun lang guys yung masashare ko for now. Yung those of us question yung mga tubag-rag na ako guys na kung baan na we'll be together. So, soon if we'll be together, tubag na muna yung mga pangunan na puhon o mag-alba na yung mini-hobby. I will answer those of your question. And hanggang dito lang yung masashare ko sa inyo about our journey in dating stuff or how I found him, about our journey before we met until we get married. So, yun guys, naman ko i-upload ulit sa wedding. So, yun lang guys, yung aming vlog for today and video for today. Thank you guys sa walang sawa sa pag-support sa mga walang kwenta naming vlog. So, we will see you guys now for my next vlog. Don't forget to subscribe and like and share and comment down below guys. We will answer you later if we have time. So, see you guys for my next vlog. Bye-bye guys to watching my journey about our dating how I found my husband. So, thank you guys now. Bye-bye!